isang magandang umaga sa ating lahat. Salamat sa ating Diyos sa pagbubukas muli ng mga paaralan para sa face-to-face classes ng mga mag-aaral at sa patuloy niyang pag-iingat at pagkalinga sa atin sa bawat araw. Ako po muli si Sister Ging de la Cruz ng ECMI Botolan Outreach. At samahan niyo po ako sa ika-667 day ng ating Everyday God Daily Worship and Devotion. Bago tayo magpatuloy ay ating awitan na may pagpupuri ang Panginoon. Lord, you save every tear when I cry. Knowing you love me leaves me wondering why you do. For I know you know I don't really love you. For if I loved you, I would lay my life down. And if I loved you, I would share what I've found in you. Lord, show me every way that I don't love you. So break my heart, oh God, for it is like a rock, so very hard. Jesus, my rock, come and break my heart. You're the only one that could break it apart, oh God. So break my in my heart, I long to know you. For if I loved you, I would do what you say. Lay down my life that you might give it away, oh Lord. Lord, show me every way that I don't know you. So break my salamat, Sister Lynn. Ang tema na ating tatalakayin ay Together with God, God Above Us. At ang titulo na ating bibigyan diin ay Ang Buhay sa Kawalan, Subalit Umaasa sa Diyos. Ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng mga awit 137 verse 1 na susulat, sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwi ng ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Diyos, tayo ay manalangin. Panginoon, nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa umagang ito na muli mo pong ipinagkaloob sa amin. Naway ikaw po ang magpaunawa sa amin ng iyong mga salita na muli po naming pagninilay-nilayan. Naway bigyan mo po kaming lahat ang Diyos ng karunungan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Ang konteksto ng awit 137 verse 1 to 9 ay wala na ang buong bayang Israel sa kanilang sariling lupain o sa lupang ipinangako ng Diyos sapagkat silang lahat ay nadalang bihag sa lupain ng Babylonia. Walang naitala kung sino ang mayakda ng awit ng ito. Ngunit ayon sa mga marurunong, walang pag-aalinlangan na ito ay binuo ng isa sa mga kasama sa pagkatapon sa Babylonia. Isa na nakasaksi at nakabahagi sa mga pagdurusa ng madalang bihag roon. Isang Hudyo sa kaibuturan ng puso, isang Hebreo ng mga Hebreo. Dahil kinakatawan at ipinahahayag sa maikling awit na ito ang lahat ng mayroon na espesyal sa damdaming Hebreo, pagkamakabayan at debosyon. Bilang pagpapatuloy sa ating pag-aaral, ay ating pong tatalakayin ang mga sumusunod. Una, ang dalamhati at pagtangis mula sa nakaraang pagkabihag. Mga awit 137 verse 1 to 3. Mababakas sa awiting ito ang nakaraan at alaala nila nung sila'y nasa Hudeya pa. May kasiyahan na nagpupuri sa Diyos, ngunit niya'y salungat sa kalagayan nila ng madalang bihag sa Babylonia. Sa pampang ng ilog Babylonia, ito ang ilog Tigris at Euphrates. Dito sila nagtutungo upang mapalipas ng lungkot sa kinasapitan ng kanilang buhay, lalo na ang nawalang kasarilan ng kanilang bayan. Maliban pa dito ay nawala pati ang malayang panambahan at mga awitan ng pagpupuri sa Diyos. Nasa panahon sila ng dalamhati at pagtangis dahil sa pagkamatay ng napakaraming mahal sa buhay, pagkawala ng halos lahat ng kanilang pag-aari, mga nawasak na lungsod ng Jerusalem at ang dakilang templo nito, paghihirap dahil sa sapilitang pagmarsya mula Hudeya patungong Babylonia, kalupitan ng mga bumihag sa kanila, pagkawala ng isang kaaya-aya at pinagpalang nakaraan. Sapilitang pagkabihag sa kanilang kasalukuyan, madilim na kalikasan ng kanilang kinabukasan, at maging ang kanilang kasalanan na nag-anyaya sa gayong paghatol mula sa Diyos. Ikalawa, ang nawalang kahulugan ng gampanin sa lupaing ipinangako ng Diyos. Mga awit 137 verse 4 to 6. Naisin man ng mga dalang bihag sa Babylonia na sila'y maglingkod sa templo, ay hindi na maaari ang dating mga pribadong gampanin sa lungsod ng Diyos at kasaganaan nito ay wala na. Ang kanilang kasarilan sa politika, sa panambahan at malayang buhay na umiikot sa sariling lupain ay pawang nawala ding lahat. Dayuhan sila sa Babylonia na bumihag sa kanila. Ang kanilang serbisyo para sa Diyos ay tuluyan nang nawala. Umawit man sila ng dating mga papuri sa Diyos, ay wala nang sigla sa kanilang puso. Dahil ang kanilang tagapakinig ay ang taal na Babylonia, na humihiling na sila ay umawit upang mangaliw. Malayo sa dati nilang awitin ng pagpupuri sa Diyos, bagkos ngayon ay inaawit na lamang nila para aliwin ang bumihag sa kanila. Ang kasiglahan ng buhay ng awitan ng papuri sa Diyos ay nawalan ng sigla at kaguluhan. Ikatlo, ang karanasan sa pananakop ng Edom. Mga awit 137 verse 7 to 9. Ayon sa mga marurunong sa salita ng Diyos, may panahon na ang Edom ay nakiisa sa hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar nang sakupin ang Israel. At mismong sila ang Edomita ang sumira ng Jerusalem, gayong magkapatid sila ng Israel.
ang idaw ay nagmula sa angkan ni Esau na kapatid na kambal ni Jacob. Kaya't solidong magkapatid ang idom at ang bayang Israel. Ang aklat ng Obadiah ay hula laban sa pagbagsak ng idom, at sa tulong ng Diyos ay bumagsak ang idom sa kamay ng Israel. Obadiah chapter 1 verse 17 to 21. Kaya't ang mga talatang 7 hanggang 9 ng mga awit 137 ay malinaw at buong pag-asang hinintay ng Israel mula sa Diyos. Totoong hindi kilala ang may akda ng awit 137. At lalong hindi si David ang may likha ng awit na ito, dahil matagal nang patay si David nang madalang bihag sa Babylonia ang bayang Israel, kaya't hindi na naranasan ni David ang panahong ito. Ang pagkawalay sa templo para sa mga Hudyo ay pagkawalay sa Diyos. May dalamhati sa kanilang malungkot at mapanglaw na kalagayan, buhat ng madalang bihag sa Babylonia. Kaya nila ito naranasan ay hindi dahil sa kawalang pagpapahalaga ng Diyos sa kanila, bagkus dahil ito sa kanilang mga kasalanan at pagtalikod sa Diyos. Ayon kay Propeta Jeremias, ay halos 70 taon sila na nasa pagkabihag. Mahabang panahon ang 70 taon ng kanilang dating papuring awit noong nasa Israel pa ay naging awit na lamang para aliwin ang Babylonia. Isang napakasakit na karanasan ng pang-aapi at pang-iinsulto ang sila ay ituring na walang halaga bilang mamamayan ng Israel. At nang maabot ang sapat na panahon, 70 taong singkad ay inaliw silang muli ng Diyos. Binalik sa kanilang sariling bayan sa Israel. Pinalakas, inalagaan ng Panginoon at muling pinapanumbalik ang sigla ng panambahan sa templo. Ano ang hatid nito sa atin? Una, huwag nating hayaang magapi ng kalungkutan at bigati ang ating buhay na may kasiglahan sa Panginoon. Kung tayo ay nadadala at naaakay ng kasalanan, ang Santong Espiritu ay puno ng bigati. Nawawala ang kasiglahan ng ating kaligtasan, kung kaya't may lungkot at bigati sa ating buhay. Ngunit mapalad tayo dahil puno ng awa ang ating Diyos para sa ating lahat na kanyang mga anak. May sapat na panahon ang Diyos para tayo ay muling maaliw at ibalik sa dating sigla ng ating buhay na may kaugnayan sa Kanya. Ikalawa, ang Diyos ang naglalagay ng awit sa ating mga puso at nagbibigay sa atin ng dahilan upang umawit. Bagamat mahabang panahong walang kasarilan at kalayaan ang bayang Israel, ay hindi panghabang panahon ang kawalan ng saya at dalamhating ito, sapagkat mismo ang Diyos ang nagpanumbalik ng kanilang buhay, kapilig ang Panginoon, at muling naging masigla sa pag-aawitan bilang panambahan sa templo ng Jerusalem. Ganon din sa atin ang Diyos. Hindi niya ninais na tayo bilang mananampalataya ay maging walang sigla ang buhay na nakaugnay sa Kanya. Dahil ang Santong Espiritu na naranahan sa bawat mananampalataya ang siyang umaaliw at gumagabay sa atin kung paano tayo mamuhay na akma sa Diyos at maging maayos sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Ang Santong Espiritu din ang ating gabay at sigla sa pananalangin at giya sa maayos na panambahan natin. Ikatlo, ang Diyos ay nagpapadama ng kanyang pagliligtas sa mirakulong kaparaanan. Sa ating panahon, may mga karanasan na hayag sa bagong tipan ng kalungkutan at hirap sa buhay,
Ngunit ang pag-aawitan ng mananampalataya ay nagbibigay ng lugod sa Diyos at mga nakaririnig nito. Maging sina Pablo at Silas, kahit nakabilanggo sa Pilipos, ay umaawit sa Diyos ng maghahating gabi. Awitin ng papuri at pagsamba sa Diyos na naging kaaliwan din ng mga bilanggong nakapakinig. Kaya't ang Diyos ay nagpapadama ng kanyang pagliligtas sa mirakulong kaparaanan. Ayon sa Gawa 16, talatang 25-34. Dalangin ko po na patuloy palaguin ng Diyos sa ating puso ang kanyang mga salita na nahayag sa umagang ito. Purihin ang ating Panginoon.